Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon, pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo bawat isa ng mahabang buhay at paninindigan para kay Francis Leo Antonio Marcos, ang ating hero, ang Biangka-Apulakay. Mga kaibigan, bigyan natin ang reaction tong ano, isang nag-comment dun sa ano, sa live sa ating mansyon. Ito galing na po ito kay GJ Ram Lagata. So pakinggan natin mga kaibigan. Kasi ang pamagat nito ay huwag na daw tumakbo sa 2022 si Apo natin. So pakinggan natin mga kaibigan kung ano yung buod nito at bigyan natin ng kaunting reaksyon. Solid FLM. Shoutout at mapagpalang araw po muli sa lahat. Ayon sa isang viewers, sa hindi pa malaman kung viewers ba o supporters din. Tila ba sinasabi niyang hindi na kailangan tumakbo pa si Boss FLM sa 2022 election at nang hindi na daw di umano mapasali sa gulo sa politika. Sa aking opinyon, ano ba ang nangyari ngayon kay Boss FLM? Hindi pa siya politician pero mukhang naisali na kaya nakulong, diba? Pinakaunang dahilan ayon sa isipan ng marami na ang dahilan ng pagka... Yun nga mga kaibigan eh. Hindi pa nga politiko ang ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos, di ba mga kaibigan? Tingnan niyo yung nangyari sa kanya mga kaibigan, di ba? Kaya tayo nandito nakikipaglaban, di ba? Dahil hindi tayo sumasang-ayon dito sa kaganapan na ito sa ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos. Kaya hindi tayo makakapayag mga kaibigan kasi ang sinisigaw ng mga supporters, yan ang ano, paniguradong susundin ng ating Apulakay. Pakinggan lang natin muna mga kaibigan. Kakulong ni Boss ay politika nga. Para sa akin, sa opinion ko lang ha, mas maiging may pwesto si Boss FLM para lumawak ang platform niya sa pagtulong. Lahat na... Tumpak mga kaibigan. Tamang-tama yung opinion ni Sir Jijay. Diba? Kailangan natin ng posisyon para kay Francis Leo Antonio Marcos. Ito para sa personal kong ano ha. Para maipatupad ni Apulakay natin yung mga dapat niyang ipatupad mga kaibigan. Mga kaibigan, this is for the benefit of the Filipino people mga kaibigan. So malalaman natin ito 2022 and beyond mga kaibigan. Napakasarap ay kinikilabutan na naman ako mga kaibigan pag naaalala ko tong bagay na to kasi talagang kumakapit ako dito mga kaibigan kasi hindi lang basta-basta biyaya ang dala-dala ni Apo Francis Leo Antonio Marcos para sa sambayan ng Pilipino. Marami siyang pwedeng baguhin sa political landscape ng Pilipinas. Pakinggan pa natin mga kaibigan. Maaabutan ng tulong lalo pag sa mataas na posisyon siya tumakbo. Atin pong pakinggan ang sagot ni Sec. Yamatan ukol sa isyu na ito. Ang video po ay magsisimula pagkatapos ng maiksing intro. Samantala kung bago ka pa lamang sa channel na ito, mangyaring pindutin na ang red subscribe button at bell para ma-notify ka sa mas marami pang FLM update. Please subscribe to GJ Ram Lagata. Ang channel na ito ay nag-upload ng video 2-4 sa isang araw. Maraming salamat po. Yung, pati ina mo, yan. Teresita Enomoto, Mitch Lee, yung, Yung Zilin. Yes. Ayan, sabi ni Ma'am Evelyn San Gregorio. Sabi ni Evelyn San Gregorio, para sa akin, huwag papasok sa ngaraming mundo ng politika si Sir FLM. Urban pool, humanitarian na lang siya. Tahimik at walang sasagasaang politiko. Mag-endorse lang siya, okay lang. Sabi ni ma'am, si ma'am ano yun? Sabi ni Mami Evelyn San Gregorio. Ayan o, sabi ni Evelyn San Gregorio. Ito yung kanyang opinion mga kaibigan. Para sa akin, huwag papasok sa maruming mundo ng politika si Sir FLM. Urban poor humanitarian na lang siya, tahimik at walang sasagasaang politiko. Mag-endorse lang siya, okay?
ako mga kaibigan, hindi ako pabor dito sa ano, sa sinabi niya. Para sa kanya naman itong mga kaibigan eh. Sarili niya itong opinion eh. Pero para sa akin mga kaibigan, yun nga yung dahilan eh. Kaya siya pinupush ng mga tao para pumasok sa politika dahil sa maruming sistema ng politika mga kaibigan. Alam naman natin kung gaano ka-straight at gaano ka-busilak ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Wawalisin niya lahat itong mga ano, itong mga salot sa ating gobyerno mga kaibigan. Magkakaroon siya ng pag-aaral na matindi pag siya'y nasa patungkulan na. Unti-unti yan mga kaibigan, makikita natin ang pagbabago sa sistema ng gobyerno natin. Sigurado yan mga kaibigan. So pakinggan pa natin ulit. Well, I'm Evelyn San Gregorio. Diyan sa inyong sinabi ko sa inyong comment. Ang tanong ko naman po sa inyo, kayo po ba, handa po ba kayo na tanggapin na lang, no? Na ang politiko ay sadyang marumi? Ayaw niyo no. Ba mag-trato na no. Sa pamamagitan ng mga bagong mukha, ng mga taong... Yes, I totally agree with you, Sekyama. Hindi natin hahayaan ang maruming sistema ng politika sa atin. Kailangan natin ng mga bagong manunungkulan sa ating sambayanan. Diba? Yung magtutuwid. Then alam naman natin kung ano ang pinagdaanan ni Apolacay natin. So, step by step, dito niya nakikita lahat yung mga dapat niyang baguhin sa sistema ng politika sa atin mga kaibigan. Napakagaling talaga mga kaibigan. Kaya pakinggan pa natin ulit. Nakaka-excite. Mas karapat dapat na nasa posisyon yung mga nakaupo po ngayon. Kayo po ba tatanggapin na lang po ba na hayaan na yung parang yung mundo? No, no way. Para sa akin po, mas maganda kung mayroong maglalakas po talaga. No way. Nasasaba. Yes. Na mga tama. Mga at may paninindigan. Yes. Yung may paninindigan mga kaibigan. Alam naman natin na ang kasong umiipit kay Francis Leo Marcos ay hindi sa kanya. At hindi pwedeng magkaroon ng conviction sa kasong ito mga kaibigan. Alam niyo naman yung dahilan mga kaibigan, paulit-ulit kong sinasabi, 'di ba? Ang sabi sa batas, wala nang pwedeng baguhin doon sa report shit na ginawa nung National Bureau of Investigation noon 2006 mga kaibigan. Ang pagkakakilanlan dun sa suspect ng human trafficking ay maliit lamang, 5'6 o 5'7 ang height. Bilugan ang kanyang muka at medyo kulot ang kanyang buhok mga kaibigan. Wala itong litrato mga kaibigan. Pangalan lang na Norman Mangusin ang pinanghahawakan nitong anim na nabiktima ng human trafficking ni Norman Mangusin, yung totoong gumamit ng Norman Mangusin na pangalan mga kaibigan. So malinaw na malinaw doon sa description, doon sa report sheet na ginawa ng NBI na agent na may hawak nitong kaso nito noong 2006. Napakalinaw doon mga kaibigan ang irregularities. Kaya nga ako nagtataka ako paano idinikit sa isang Francis Leo Antonio Marcos na matangkad, na payatin, ha? Diyos ko po mga kaibigan, talagang ano, talagang nakakakilabot itong pangyayari na to. Kaya once talaga na maiupo natin sa kahit anong posisyon na kanyang naisin si Apolacay natin, eh talagang ano, mawawalis talaga itong mga sistemang bulok ng ating batas mga kaibigan, lalo na yung mga nagpapatupad ng batas. Diyan ang unang-unang wawalisin ni Apolacay natin mga kaibigan. Pakinggan pa natin mga kaibigan. Yan. Si FLM ay sarapat dapat talaga si Kiyama. Yes. Yes, Mami Aloma, kasi tatanggapin na lang natin na madumi ang isang bagay. No. Nakikita alam na nga natin na madumi, tatanggapin na lang ba natin to? Hindi. Yes. So nakakaawa naman po yung mga sumusunod na generasyon, no? Yung mga anak natin, yung mga apo natin, nakakaawa naman po. Pagdating ng araw, sila na po ang papalit sa atin kung ano yung pinatatayuan natin. So kung hanggang kaya,
na malinis, no? Kung hanggat kaya, kung merong paraan para malinis ang isang marumi, bakit hindi po natin na pagsikapan, no? Na malinis po natin sa magandang pamamaraan. Yung masasagasaan, yung merong kamatatapakan ng ibang tao, kasama po yun sa buhay. Pero hindi po agad nanapak ka, eh masama ka na. Merong iba-iba po kasi yan eh. Diba? Iba-iba po yan. Meron pong nananapak para umangat sila. Meron naman yung iba na nasasagasaan sila dahil meron nang nililinis na daan. Tama. Diba? So kung tatanggapin na lang po natin na madumi talaga ang laro sa isang ganyan, no? Lalo na sa politiko, eh nakakalungkot naman po kung ganyan po ang pag-iisip, no? Ang inyong perception sa ganitong bagay. Babay mo, babay mo, buwak pa ako ah. Okay, bye. Ay, ganun po. Ingat po. Ingat. Ma'am, aloha. Kaya ako talaga, hindi ako makakapayag na manatili ang maruruming sistema sa ating gobyerno, mga kaibigan. Hindi ako papayag niyan. Kaya ako gagawin ko with my own power kung ilan yung mahahakot ko, kung ilan yung mga taong mapapalaganapan ko ng kabutihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Kausap ko rin yung iba ko ng mga kamag-anak, yung iba ko ng mga kapatid. Lahat na ngayon ay pumapabor na sa isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Because in the long run, na-realize nila, napapanood na nila, sinishare ko sa kanila ang kabutihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Sinishare ko sa kanila, mga kaibigan. Kaya ngayon, kinakamusta na nila sa akin si Francis Leo Antonio Marcos. Kamusta si Francis Leo Marcos? Sabi ko, eto, nakikipaglaban pa din kami. Diba? Patuloy nyo lang na manood lang kayo o kung ano man ang gawin ninyo. Basta, kasi nanonood din sila ng video ko eh. Pero hindi naman palagi. Kasi syempre busy rin yung mga kamag-anak ko. May makanya-kanya silang mga trabaho. Pero andito ako para ipaalala lagi sa kanila ang kabutihan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Pakinggan pa natin, mga kaibigan. Yeah. Nakakalungkot naman po. Yeah. Kung ganun po ang ating naiisip. Di ba, Beth? Kasi kung kaya, meron tayong nakikitang tao na kaya natin, nakikita yes natin siya na pagka siya nagkaroon ng ganun, alam mo na, oh, di ba? Oh. So, bra, ibig sabihin na kapabati niya. Meron. Wala naman pong padali. Wala naman pong nag-boom na hindi dumaan sa mga pagsubok. Na hindi dumaan sa proseso. Diba? Kaya nga po si Boss nandun sa loob. Diba? Kahit wala naman siyang kaplano-plano eh. Ang alam niya lang, tumulong eh. Pero nakatuwaan siya. Diba? So nakakalungkot po kung ganyan po. Yun nga mga kaibigan eh. Puro pagtulong lang ang talagang nais ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Wala siyang ibang hangad kung hindi ang tumulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan. Diba? Tapos ganito pa yung nangyari sa kanya, na biktima siya ng isang politiko, ng politika, na politika ang isang Francis Leo Antonio Marcos. So ngayon, ibinabalik lang natin sa kanila yung kanilang kinakatakutan na talaga kinikilabutan ako, mga kaibigan. It will be done. Francis Leo Marcos will sit in the position that he will decide in 2022, mga kaibigan. Kung ano yung mapagdesisyonan ni Apo Lakay natin, mga kaibigan, sa Senado man ito, sa Vice Presidente man ito, o sa pagka-presidente man ito, na kay Apo Lakay ang pagpapasya. Tayo, FLM family, nasa atin lang yung pagsuporta. Diba? Yung bukal sa puso na pagsuporta sa isang Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Hindi tayo nabayaran. We are not against. We are not with the money. We are not with something else. But we are here to support Francis Leo Antonio Marcos. To put him in the position that he deserved. Diba? Para mas lalo pa niyang mapalaganap yung mga kabutihan, yung pagtulong sa kapwa, mga kaibigan. Diba?
sa darating na March, huwag natin kakalimutan mga kaibigan. Ha? Lahat tayo FLM family. Magtabi-tabi na tayo ng pakunti-kunti para makapag-share naman tayo dito sa greater humanitarian na gaganapin sa buwan ng Marso. May petsa na mga kaibigan eh. Akinsi, pero pwedeng mabago ito mga kaibigan kasi siyempre yung venue mga kaibigan, yung mga dapat gawin, yung mga dapat asikasuhin eh, maasikaso pa. Sana ang wish ko dito sa greater humanitarian is ma-invite natin yung Guinness Book World of Record at ilang mga international press to cover this event, this greater humanitarian event mga kaibigan. Sigurado yan. Meron na mga tao na lumalakad para ano. Ako nagme-message din ako doon sa mga FLM defenders, yung mga FLM supporters na alam ko may kakayanan to get in touch with this international press and to this Guinness Book World of Records. Sana mapagbigyan nila yung ano, yung message ko, mabigyan din nila ng pansin. Pero lahat yan mga kaibigan, talagang talaga pakinggan pa natin mga kaibigan. Ang inyong pag-iisip, ang inyong hindi mo pag-iisip talo, yung sa inyong pananaw, di ba nakakalungkot ko. Ang mas may edad po yata kay sa akin, mami. Di ba? Kasi kung hindi ko susubukan, eh wala akong mangyayari. Tama, tama. Di ba? Mananatiling ganito ang ating kalakaran, ano? Ang gobyerno, di ba? Tama. Sabi ni Mami Nora Nora, huwag matakot sa katotohanan. Inisin para may kinabukasan ng mga susunod na generasyon. Ang ganda naman ng message ni Nora Nora 3. Sek, agree. Huwag matakot sa katotohanan. Linisin para may kinabukasan ng mga susunod na generasyon, mga kaibigan. So, itong ginagawa natin, mga kaibigan, itong mabubuting mga gawain, itong pagpapalaganap ng kabutihan, pagtulong sa kapwa, ay para sa mga susunod na henerasyon ng ating saling lahi, mga kaibigan. Napakaganda talaga, mga kaibigan. That's true. Totoo po yan. Masasap po ganun. Masasap yung may feelings ka. Kasi ang makikinabang po niya sa mga kasunod nating henerasyon. Yes, mga anak that's niyo, true. Mga kapatid niyo. Diba? Natin, mga sasikyaba, natin. Masasap po yung ganun. Mangarap po tayo. Yes. That's it. Huwag po natin that's the point mga kaibigan. Mangarap tayo. Diba? Gaya nga ng sinasabi ko mga kaibigan, si Lolo Miguel ay interesado at nangangarap sa yaman ni nataglay ni spiritual wonder boy ang tigapagmana ng kayamanan ni Ferdinand Edralin Marcos, ng kanyang wealth, ng kanyang mga gold, mga kaibigan. Pero hindi ako interesado sa ganang pansarili ko lamang, mga kaibigan. Interesado ako sa yaman, sa ginto ng mga Marcos, sa ginto ni Presidente Edralin Marcos na ipinamana niya kay Spiritual Wonder Boy, bagkus para sa gana sa kinabukasan ng ating maharlikang bansa. Yun mga kaibigan. So kaya tayo may mga busilak na puso, mangarap tayo. O, diba? Ihanda natin ito para sa magiging future ng ating inang bayan. Pakinggan po ulit natin mga kaibigan. Yung mga magagandang pangarap, yung mga magagandang pangitain dahil sa tayo, alam niyo, kasi okay niyan, ganyan na talaga kalakaran, hindi po. Kung meron tayong nakikita na karapat dapat, hindi po para mabago yung sistema, eh bakit hindi po natin gawin? Yes, that's very true. Yes, yes. Tama yan, Ma'am Sec. Okay, ano ko lang yun, kumbaga para sa ating mga and that's true, Sec Yama. That's very true. Yes. Mm. Kasi maganda yung makita may pagbabago, lalo na yung mga taong uupo.
Yes, yung mga magbibigay pagbabago sa Pilipinas. Kasi ang dami tumayo na may posisyon sa Pilipinas pero walang ginawa kundi mauraakot, di ba? Kaya kailangan natin ng pagbabago. Yes, marami silang pangako pero yung mga naman hindi matutupad. Kaya kailangan natin ng katulad ni Boss FLM na taong bayan ang inuuna, di ba? Sa akin, hindi ko kaya lunukin yung ganun. Dahil nakita ko na may mali, hindi ko na siya kakalitin. Ay, hindi. Pag merong mali, atin itong ituwid, mga kaibigan, huwag natin hahayaan na manatili itong mga sakim na tao sa kapangyarihan, mga kaibigan. Kailangan natin iluklok o kailangan natin turuan magbago ang mga taong sakim sa kwarta. Yung mga sakim, yung mga pansarili lang nilang interes ang iniisip. Yung, oh, hindi ko maintindihan yung mga klase ng mga taong ito. Lalo na namurumalas nyo kapag nakita ko may mali ka, kasi mas lalo kang kakantingin. Kasi yun ang nararapat sa'yo, para umalis ka. Tama. Tama. Diba? Huwag po kayong i-aalaw na mas lalong lumaki ang ulo no, ng mga tao hindi naman karapat dapat. Tama, mga kaibigan. Ayan, dami nung ga-agree oh, sa baba. Boss FLM, ako. Walang magagawa ko si Boss pagka ang taong bayan, ang FLM family worldwide, ang nag-desisyon para sa kanya. Hindi pwedeng kumatras o umayaw si Boss. Kasi bubuhatin siya ng lahat. Tama, mga kaibigan. Ibabalik ko ngayon, mga kaibigan, yung ano, yung minsang ko nang napanaginipan, mga kaibigan, na i-vlog ko na rin yun sa mga unang-unang ko pang-vlog na napanaginipan ko si Apo Lakay natin, mga kaibigan. Nakasakay siya sa isang ano, yung para siyang van na open, hindi siya van, yung parang truck na open, tapos kumakaway siya doon sa mga tao. Ito na yung, mga kaibigan, yung aking pangitain sa aking panaginip nung araw pa, mga kaibigan, nung simula-simula pa lang, mga kaibigan, nitong pangyayaring ito kay Apo Francis Leo Antonio Marcos. Dahil ako talaga nakasubaybay ako, nakatutok ako, at 100% maninindigan ako para sa isang Francis Leo Antonio Marcos. Hindi ako bibitaw, di ba? Hindi tayo katulad nung iba dyan na lumalabas na ginamit lang ang isang Francis Leo Antonio Marcos sa hindi mo malamang dahilan. Di ba? Meron pa dyan yung mga akala mo kung magturingan sila eh magkapatid, akala mo magturingan sila eh talagang langit at lupa, hindi makakahadlang. Pero meron nawawala, di ba? So, andyan naman sila 3 inches, di ba? Sila panot na akala mo kung sinong mga ano dati, talaga kung balikan mo yung mga binitawan nilang salita, di ba? Tapos ito pa, sige po, Diyos ko po, naalala ko na naman itong si Leon Budol. So, di ba? Nakikisaw-saw na ngayon dun sa mga kalaban natin. Pero okay lang yan, mga kaibigan. Wala namang bilang ito eh. Ito ang malaking pagsisisihan nila lahat. Kaya pakinggan natin ulit, mga kaibigan. At boom! Diyan ka, FLM! Dahil malaki ang maniwala namin sa'yo. Malaki ang maniwala namin sa'yo. Yes. Yes, ma'am, sumusuporta. Solid na solid. Yes, bawal po ang consumidor. Yes. Hindi natin pwedeng konsentihin yung mga maling gawain, yung mga nagpapatupad ng batas, di ba, mga kaibigan? Kakalusi natin itong mga ito, itong mga peste ng lipunan na ito. Yung mga makasarili, yung mga magkapera lang na kahit sa anong paraan ni takod ko, nakakaano talaga. Laban na nga ito ng kabutihan sa kasamaan. Kaya kakalusi na rin ito. So increase and multiply lahat ng mga tao to grow, to open their wisdoms. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo para mabuksan natin pa yung wisdom ng iba pang mga tao. Diba? Dumadami na tayo, mga kaibigan, at dadami pa tayo ng dadami. Ayan.
panitira, nakikita nyo, nung nakumaangat sila. Yes, that's true. Sa pagtakbo ni Francis Leo Antonio Marcos, ito yung pinaka-main goal, is maiangat yung katayuan ng ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. It's just a matter of leadership. It's just a matter of a man who can guide them, who can give them courage, who can give them inspiration. Diba? Mababago ang political system talaga ng Pilipinas, mga kaibigan. Itagadyo sa bato yan, mga kaibigan. Mangyayari yan, mga kaibigan. Aantayin lang natin yung pagpapasya ng ating Apo Francis Leo Antonio Marcos. Ayan. Yun. So, yun, mga kaibigan. Napakinggan naman natin yung sagot ni Sekiyama dun sa isang FLM supporter din na ang opinion niya ay huwag nang patakbuhin si FLM sa 2022. Which is, sa tingin ko naman ay hindi naman ito mangyayari, mga kaibigan. FLM will run in 2022. Yan ang sigaw ng FLM family. At ang FLM family worldwide, lahat kami ay magiging campaign manager ni FLM. Gagawin namin lahat ang aming makakaya para makahakot ng boto para sa Francis Leo Antonio Marcos natin, ang ating bayani, ang bayani ng masang Pilipino, mga kaibigan. So napakasarap talagang isipin, mga kaibigan, di ba? Tapos sa mga susunod naman na vlog, anuhin naman natin yung ano, yung mga pwedeng gawin ni Spiritual Wonder Boy na pagbabago sa ating bansa. So yun lang muna, mga kaibigan. Pilipino OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, FLM family, eh manatili tayo sa ating paninindigan at manghikayat pa tayo ng kabutihan, manghikayat pa tayo ng mga tao, o turuan pa natin yung mga tao na mabuksan yung kanilang mga wisdom. Ipaliwanag natin sa kanila na maayos kung ano yung ating prinsipyo, yung ating pinaglalaban, yung ating pinaninindigan, dahil tayo ay nasa panig ng katotohanan. Katotohanan ang magwawagi, di ba? Hindi pwede dito yung mga hilaw-hilaw sa atin, di ba? Francis Leo Marcos already show, nagpakita na siya. So this is it, mga kaibigan. Yung kanilang kinakatakutan ng mga hilaw ay nangyayari na, mga kaibigan. So Francis Leo Marcos is the man. He is the chosen one. So, yun lang. Pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo lahat ng mahabang buhay. Ang Bianca Francis Leo Antonio Marcos. Sir, I love you talaga.